Hey, what's up mga kabi? Welcome back to my channel. Kung bago ka pala sa channel ko, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at i-hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga video natin na i-upload every week. For today's video mga kahabi, magpapakain tayo ng Grindal Worm para sa ating mga alagang mga ornamental fish, betta, gapi, at mga muli mga kahabi. At mag-cultured na rin tayo ng additional na Grindal Worm. So tara! Go. Ito na po yung ating Grindal Worm na pang-starter natin at dito na rin tayo kukuha ng ating ipapakain sa ating mga ornamental fish. So ito po yung tsura ng Grindal. Pasensya na po sa kumakain, ano. I-skip nyo na lang po sa bandang dito na sa part ng video na to kung kumakain kayo. Ito po siya. Ito po yung mga puting-puti na to. Yung parang mga uri. Ito yung ating ipapakain sa ating mga ornamental fish mga kahabi. Ito yung mga kailangan natin na sa pag-culture ng Grindal Worm mga kahabi. Ito yung starter natin. Mga empty container. Saka malalaman nyo mamaya kung anong purpose nito mga kahabi. Lagyan natin dyan. Saka mga empty container. Mag-a-add tayo ng 4. Saka ito yung cocopate. At saka may nakalimutan pa pala ako. Dog food. A few moments later. Saka ito pa mga kahabi, oh. Dog food. Saka kailangan din pala natin ng tubig at saka empty container. Lalagyan lang natin itong cocopate dito at saka lagyan ng tubig. Nagalan natin dito. I-estimate lang natin mga kahabi para kung gaano karami yung gagamitin natin para hindi masayang yung cocopate. Kasi pahirapan yung paghanap ng cocopate dito kasi maraming plantito at plantita dito kaya nauubos yung cocopate. At saka nag-aalaga ng mga tarantula. Hey! What's up? Kailangan na natin basahin ng konti mga kahabin. Huwag yung basang-basa talaga. Kailangan natin haluin. Alis dyan, Tom! Naku naman! Alis dyan, Tom! Kailangan lang siya maging moist yung pag-culture natin ng ating Grindal mga kahabi. Huwag yung purong basang-basa talaga. Okay na to, mga ganyan. Tom! Kunti lang mga kahabi. Parang ganyan lang. Pindihan na sa inyo kung gaano karami yung kukupit na ilalagay ninyo. Para sa akin, kunti lang. Kasi nagtitipid tayo. Okay na to. Ganyan karami. Okay.
Pangit kasi yung medyo pangit kasi yung basang-basa talaga mga kahabi kasi masyadong maarte yung ano yung grindal. Pangit naman talaga yung pagbasa. So yun na. Yung iba dalagad na natin dito. So kailangan na natin to linisan mga kabyo. Ginagawa mo para siyempre para malinis konti lang. Kasi marumi din to eh. Konti linis lang po mga kabyo para maging presentable naman yung ating pag-kultura ng ating grindal. Literal po na konti lang talaga yung lilinisan natin. Siguro ang maganda itawag sa inyo mga kahabi ay pay na lang short for kahabi. Pay para hot day. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Anong bola sinabi ko? Para hindi matagal i-pronounce. Mas maganda pag pay. Ayos mo yun mga pay. So going back mga bay, may empty container na tayo. Set aside muna natin to. Lagyan na natin ng tubig. Saka, ito yung starter natin. Yung purpose dito mga bay, para madali nating i-harvest tulad nito para pag-harvest natin madali lang tsaka kailangan na natin hugasan para makuha natin yung mga worm tsaka ito basang-basa kailangan natin palitan ng panibagong dog food. Kailangan na natin ito tanggalin saka itapon. Ganito na pagtanggal mga bay. Tanggalin na natin ang ganyan. Saka kailangan natin basahin muna itong dog food. At saka ilalagay natin dyan. Pero mamaya na.
kasi kukuha pa tayo na starter para dun sa bago nating cultured na grindan sa mga bago nating mga container. So mamaya na to. Ito, konti lang. Ito, kunin na lang natin kasi kukunin din naman natin yan eh, mamaya at saka itatapon. So, ugasan na rin natin para yung mga worm makuha din natin. Isayin na natin. Pasensya na po ha, medyo yaki yung ating ginagawa ngayon pero kailangan talaga sa habi. At saka medyo may amoy ng konti. Ito yung ipapakain natin mamaya. Hugasan pa natin yan mamaya para malinis pag ipapakain na natin sa ating mga alaga. Aside muna natin. Try ito. Balik to. Kunti-kunti lang naman yung ilalagay natin dyan mamaya. Pasayin na lang muna natin dito, pasayin muna natin to. Ito lagay natin dito. So, ayan na. Kukuha lang tayo ng starter dito. Ito, pwede na to. Ito lang po. Lagay natin dito. Ganun din yung gagawin natin sa kabila. Mas marami to eh. Natin ng konti. Para po siyang ano no, nips. So ayan. Kumpleto na po. Pala natin. Minsan mga kabi ay nagmo-merge po ito. Kailangan lang natin basahin ng konti at saka hayaan po siya. Magpaparami din yung mga grindal. Mga 4 to 5 days makikita na po ninyo. Marami na po yan. Isa. Kung mapapansin nyo mga kabi, may butas po yan. Lagyan natin ng cotton para hindi pasukin ang mga ibang insekto. Ayan o, tatlo po yan.
Ang mga butas na po yan. Lagyan na natin ng cotton mga abe eh. Dito. Ayan. Para po pa pasingawan po siya. Lala. Okay, tapos na mga kabe. Antayin na lang natin na mga 3 to 5 days. So, kailangan na natin ugasan to mga kabe para maging malinis po siya pag pakain natin sa ano, sa ating alaga. Tapo na natin. Sa baba po yan, yan po yung mga grindal natin. Kaya dandahan lang po. Saka lagyan natin ulit ng tubig. Saka hintayin natin na bumaba at hugasan natin ulit. A few moments later. Ito na po yung ating grindal. Ito na po yung ating grindal. Isang hugas pa. Ating grindal. Pwede na pong ipakain yan sa ating mga alaga. So tara, kain na natin. Tara mga bae. Ganito po yan mga be, magamit tayo ng stick ng walis tingting para makuha natin. Hirap pa, ah. So yan Lord, so ipapakain na natin dito sa ating RDCs. Ayan ah. Parang nung una nagkahiyaan pa, no? Dito sa kabila. Alisis din yan. Para po siyang ano. Dito sa kabila. Alisis din to eh. Maglalagay lang tayo ng kaya nilang ubusin mga bay para hindi masayang yung grindal kasi mamamatay din yan eh. Ayan. Magpapakain din tayo sa ating mga Angel. Alright. So, ito yung ating angel fish. Ayan o.
Sarap na sarap sila dyan. Ito naman yung ating superred na beta. Yun, tinamaan pa nga. Ayan. Mas maganda kasi gamitin tong walis tingting kasi nakasabit yung mga grindal para madali nating maibigay sa ating mga isda yung grindal. Ayan o. Paano ba yan? Paano ba i-focus to? Hindi ma-focus. Ayan o. Nakasabit lang. Superred na chimpiki na beta. Ito naman, sa kabila. Ano po ito? Candy. O pang-iusi na chimpiki. Bigyan na rin natin. Nagkahiyaan pa. So, bahala na kayo dyan. Ito sa kabila. Yan o. Nagagawa no. Dagdagan pa natin. Ito pala yung setup ng ating pinakultura ng ating grindal worm mga bay. Sa baba may tubig at saka nakahang yung ating container ng ating grindal worm kasi pinapasok ng mga langgam yan eh. Kaya hinahang natin dyan. Lagyan natin ng tubig sa baba para masecure yung ating grindal. So ayun mga kabe, lipat na tayo sa iba natin mga ornamental fish. Natin yung iba para mas marami na. Sari-saris la dito eh. May danyo, may angel, may corridoras, may rusty barb, may guppy rin. So ayan, ito yung setup eh. May video ako nito, tingnan nyo na lang yung video nito, yung pagkagawa nito. Styro to ito, styro. Styro to, at saka nilagyan ko ng glass at saka konting decoration. Pwede rin to sa mga goldfish, mga kahabi. So, yun o. Mga goldfish. Tritail goldfish o ano bang tawag dyan sa iba. Ang correct talaga dyan is goldfish. So ayun na nga mga bay, isang video na naman yung natapos natin. So kung nagustuhan nyo yung video, huwag kalimutan mag like, mag subscribe at i-hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga video natin i-upload every week. Bye bye.